to. Eto kasi yung sinabi yung PBBM, medyo, sabi ko, bira namang pwede tumahimik ka na lang. Kasi nalalo ka nabubuking eh. Lalo tuloy nabubuking yung plano ninyo. O, panoorin natin ha. Tinawag ni Pangulong Bongbong Marcos na madilim na yugto ng kanilang pamilya at pati na raw ng bansa ang pagkaka-exile nila noon sa Hawaii matapos ang 1986 EDSA People Power. Nilinaw din niyang nagbalik ang kanyang pamilya sa politika para maipagtanggol ang kanilang mga sarili. Sinabi ni Marcos sa panayam sa kanya sa ika-apat na araw ng World Economic Forum sa Switzerland. Dito, iginiit din niyang hindi nakikipag-agawan ng teritoryo ang Pilipinas sa China. Mula sa Davos sa Switzerland, nakatutok si JP Soniano. JP? Mel, magandang tanghali mo. Laknan na yung ngiti ni Kuya, sabi niya siguro. Nasa snow ko. Huh? Happy. Eh, pwede yung nag-cover kay Yorme nun? Yung, ito ba yung sinasabi nyo malakas sa bupet? Tinatanong ko lang ha. Kasi merong mga chika-chika yun yung sabi. Huwag kayong ganun, mga judgmental naman kayo. Siyempre, pagod na pagod sila, kaya kailangan anyway, happy si Kuya ngayon, Parito sa Switzerland, at mas luminaw nga ang foreign policy ng Administrasyong Marcos sa pagpunta niya rito sa Switzerland matapos ngang sabihin wala siyang kakampihan sa pagitan ng Amerika at China pagdating sa tensyon sa issue sa South China Sea. Dito rin niya ikinuwento kung bakit siya muling tumakbo sa politika matapos nga ma-exile ang kanilang pamilya. Doing his job. Sa one-on-one dialogue ni Pangulong Bongbong Marcos sa presidente ng World Economic Forum na si Borge Brende, natalakay ang agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea. We have no conflicting claims with China. What we have is China making claims on our territory. The baselines as was drawn out. Sabi ni Jemalin, ikaw ba naman libreng bakasyon? Happy ka talaga. Ay, correct ka dyan. Sabi nga nung isa, malamang! Malamang sa alamang! Malamang! Malamang, nagpapaganda lang, nagpapabango si Marcos sa media. Paano mo naman nasabi? Abay, sa bibig na rin ni Marcos nang galing eh. Kaya siya bumalik sa politika. Para may taguyod ang pangalan ng mga Marcos. So, ibig sabihin lamang po nun, in logic, okay? In logic, yung haka-haka mong opinion na kaya pala gayaan na mukhang nagpapabango sa media at kasama sa eroplano, yung haka-haka mong ganun ay may supporting evidence na sa bibig mismo ng ating Pangulo, sinabi niya para sa pagbalik nila, para ho sa may taguyod uli ang pangalan ng mga Marcos. Diba? Was given to the UN and UNCLOS has accredited that Nakakagulat ang Banat. Naisip ko lang. Ito ha. Kayong mga ensimada vlogger. Elizabeth, Linsangan, maraming salamat. Isipin nyo lang to, mga ensimada vlogger. Ha? Isipin nyo lang na maigi. Bakit kaya tila noong panahon ng kampanya ang ginamit na mga Marcos ay mga vlogger? Ngayong siya ay presidente na, tila binitawan na kayo at hinayaan na lang kayo mag-away-away. Dahil ba hawak niya na ang ilang media? Ako nagtatanong lang. Baselines as the baselines of the Philippines. And we lived with them for many years without a problem. And suddenly
things have changed. So I suppose China has some strategic concerns that have caused them to do this. The South China Sea situation, yes. Is that something that keeps you up at night? Keeps you up at night, keeps you up in the day, keeps you up most of the time. It's something. Pero dito sa part na ito, in fairness, gusto ko yung sagot niya dito. Yung sinabi niya na I do not work for US or sa China, pero I work for the Filipino people. Ako gusto ko yun, pang Miss Universe yun. Pwede na siyang tumakbo ng Miss Universe. Hindi, totoo naman, maganda yung sinabi niya ngayon. Pang Miss Universe. It's very dynamic. It's constantly in flux. Wala rin anyang kakampihan ang Pilipinas sa pagitan ng China o Amerika pagdating sa issue ng geopolitical tension sa South China Sea. I don't work for Beijing. I don't work for Washington D.C. Ayun, maganda yung sinabi niya, yung gustong-gusto ko yun. Pwede ka nang tumakbo, Mr. President, bilang Mr. Universe. Takbo na. Work for the Philippines, so I'm on the side of the Philippines. And a very simple statement of foreign policy, which is I promote the national interest. And the national interest... Palakpakan! Diba? Pwedeng pwede itong sumali sa Mr. Universe.